magbabakabas po natin para sa lesson 29 na yang isuga kuwarimas. Isuga kuwarimas na ang ibig sabihin po is to break the chair, okay? So, yan pong mga vocabs po natin dito sa lesson 29 is may kinalaman po sa intransitive sa transitive verb, okay po? So, kuwari mas yan po is intransitive verb. Ibig sabihin po is walang doer po siya, okay po? So, meron sa verb po natin, meron tayong dalawa. Meron tayong intransitive verb saka po transitive verb, okay po? So, tandaan po ninyo kapag siya po is intransitive verb, particle ga po siya. Ibig sabihin, sinasabi nyo lang po kung ano po yung status po ng isang bagay. Okay? Kapag naman po transitive verb, ibig sabihin may doer po siya, siya naman po is particle. O, sinasabi nyo po kung ano po yung action na ginagawa ng isang tao. Okay po? Ngayon, so meron kayong isuga, kuwarimas. To break po yan. Ibig sabihin po ng kuwarimas, yan po is masisira. Okay po? So, ang isuga kuwarimas, ibig sabihin, isang upuan ay masisira o masisira ang upuan. Okay po, ngayon. So, ang kuwarimas po, meron po siyang transitive verb. So, yung po is kuwashimas. Okay? Kuwashimas. Okay po. So, pag meron po kayong kuwashimas, ang ibig sabihin naman po ng kuwashimas is sisirain. Okay po. Kuwarimas is masisira. Kapag naman po kuwashimas, ibig sabihin po nun is sisirain. Okay po? Yun po yung pagkakaiba ng transitive saka yung transitive verb. Kasi bakit? Sasabihin po ninyo, anong status ng upuan? Masisira. Okay po? Anong gagawin ni sensei? Sisirain. Yun po is kuwashimas. Transitive verb po yung gagamitin po ninyo. Pero pag sabihin po ninyo kung ano po yung status po ng isang bagay, yun po ay intransitive verb. Kagaya po nito, kaya po yun is particle ga. Okay po? Next po is garasu ga waremas. Garasu ga waremas. Okay po? Garasu ga waremas. Okay po? So, waremas, yan naman po ay parehas pa din po ng kuwarimas. Intransitive verb din po siya. Ibig sabihin po, sinasabi nyo lang po yung status po ng isang bagay. So, waremas, ibig sabihin po niyan is to break. Or sa Tagalog po, ang ibig sabihin po niyan is mababasag. Hindi po babasagin, ha? Mababasag. Okay po, sinasabi nyo lang na yung is yung glass. Glass po is may kinalaman po sa object na made of glass po. Okay po, so halimbawa sinasabi nyo lang na mababasag yung salamin. Okay po, ngayon may katumbas po siya sa transitive verb. Ang katumbas naman po niya sa transitive verb is warimas. Wari, matigas po. Warimas. Okay po, so ngayon yung warimas naman po tinatawag, yan po is yung action po na gagawin po ng doer po ninyo. Halimbawa, so yung pagkakaisa pang pagkakaiba ng transitive sa intransitive verb, kapag intransitive verb, yan po is palaging particle ga or sometimes particle wa. Pero kapag naman po yan is transitive verb, yung may doer po, yan po is particle o. Kapag sinabi nyo garasu o warimas, okay, yung pong transitive verb, garasu o warimas, ibig sabihin, babasagin yung glass. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay po? Kaya po, magkaiba pong transitive saka yung transitive verb. Okay po? Halimbawa, binato mo yung glass. Anong mangyayari? Mababasag siya. Hindi mo pwedeng sabihin na warimas. Yung po is warimas. Kasi, ang sabihin mo lang po is yung status po nung object po ninyo. Okay po? So, yan po is warimas. Next po is, himoga kiremas. Himoga kiremas. Okay po? So, himoga kiremas, ibig sabihin po is the string break. Okay po? So, ang ibig sabihin naman po ng himoga kiremas. So, kiremas po, ibig sabihin po niya is mapuputol. Okay po? Mapuputol. Siyempre, kung marerecall po ninyo, meron po kayong transitive verb ng kiremas. Yan po is yung kirimas. Okay? Kapag sinabing kirimas, kunwari himo po is tali or string. Okay? So, meron kang hitali. Ngayon, ako, puputulin ko yung tali. So, yan po is kirimas. Sasabihin nyo yung action ko, tantan sensei wa, himo o kirimas. Okay po? Pero ngayon, pag sinasabi mo, kunwari nakakita ka ng tali, yung tali po is mapuputol. So, yan po is himo ga kirimas. Sasabihin mo kung anong status nung object mo, kaya himo ga kirimas. Doon po ginagamit yung mga intransitive verb. Okay po? Sana maintindihan po ninyo. Okay? So, next naman po is kami ga yaburemas. Okay po? Kami ga yaburemas. Okay? Kami ga yaburemas, ibig sabihin naman po niyan is mapupunit. Mapupunit. Okay po? Ngayon, yung yaburemas po, meron naman din po siyang transitive verb. Ang transitive verb po ng yaburemas is yaburimas.
matigas po, yaburimas. Okay? So, yaburimas, ibig sabihin is mapupunit. Kapag sinabi mo na bang yaburimas, yan po is pupunitin. Halimbawa, sasabihin mo, si Tantan Sensei ay pupunitin ang papel. Okay po? Si Tantan Sensei ay pupunitin ang papel. So, anong gagamitin nyo? Yaburimas or yaburimas? Okay? Ang tamang sagot po is yaburimas. Kasi, sasabihin po ninyo kung ano po yung action ko. Okay po? Pero kapag sinabi ninyo, kunwari, yung papel po hawak Tantan Sensei is punit na, mapupunit na po siya. Kasi kung tumutukoy po kayo sa object po mismo, kung ano pong status ng object na tinutukoy po ninyo, yun po is yaburimas. Mapupunit ang papel, kamiga, yabure, mas. Ganun po siya. Okay po? Yun po yung kaibahan po ng transitive saka yung transitive verb. Okay? Next naman po is fukuga, yogoremas. Fukuga, yogoremas. Okay? Fukuga, yogoremas. Ibig sabihin po niya is the dress get dirty. Okay po? Ibig sabihin po, sinasabi niyo lang po na madumi yung isang damit. Okay po? So, fukuga yugoremas, ibig sabihin, madudumihan ang damit. Yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, ang yugoremas po, may katumbas po siya sa transitive verb. Okay? Tandaan niyo po yung mga transitive verb, ha, yung magkakatumbas po, ha, kasi magkaiba sila ng meaning. Ang transitive verb po ng yugoremas is yogoshimas. Okay? Yogoshimas. Kung ang yugoremas, ang ibig sabihin po nito ay madudumihan. Kapag naman sinabi mong yogoshimas, yan po is dudumihan. Si Tantan Sensei ay dudumihan ang damit. Ngayon, halimbawa, may tinapon akong lupa sa damit. Ngayon, anong magiging status ng damit? Ang damit po is madudumihan. Kaya po yan is fukuga yogorimas. Yun po ang sana maintindihan po ninyo sa intransitive sa transitive verb. Kasi mahalaga po siya ngayon sa lesson 29. Okay po? Next naman po is kagiga kakarimas. Kagiga kakarimas, ibig sabihin po is bilak. Ibig sabihin po niyan is maglalak po siya. Okay po? Maglalak. Okay po? Ngayon, yung kakarimas po niyan, meron po yung katumbas po sa transitive verb. Yun po is kakemas. Okay po? Kakemas. Ang kakemas naman po is ilalak. Okay po? Halimbawa, sasabihin mo, ilalak ko yung pinto. Santan Sensei wa dowa o kakemas. Kakemas. Ibig sabihin, sinasabi nyo yung action ko. Pero kapag sasabihin niyo na ang pinto ay nakasara, sinasabi nyo lang yung status po ng mismong pinto, yan po is dowa ga kakarimas. Yun po ang intransitive verb. Sana naintindihan po ninyo. Okay po? Next naman po is michiga komimas. Okay? Michiga komimas, ibig sabihin po niyan is be crowded. Ibig sabihin lang po, sinasabi nyo lang po na madami. Okay po? So madami, ibig sabihin po niyan is crowded po, ibig sabihin po is masiksikan po. Yun po ang ibig sabihin po niya. Or madami pong tao. Okay po? Next naman po is michiga sukimas. Okay? So, meron kang komimas at meron kang sukimas. Okay? Kapag sinabi niyo michiga sukimas, ibig sabihin naman po niya is the road is empty or be empty. Ibig sabihin po niya is wala pong tao, wala pong nakalagay doon. Ibig sabihin po, yung kung ang komimas po is napaka-crowded po. Pag naman sinabi pong sukimas, yan po is wala. Wala pong nakalagay doon. Kaya pag minsan sinasabi ninyo, onakaga sukimas na, ibig sabihin, walang laman ang tiyan. Yun po ang ibig sabihin po nun talaga. Okay po? So next naman po is otoshimas. Okay? Otoshimas, yan naman po is transitive verb. Okay? So yung mga intransitive verb po dito is yung pong may mga particle ga po para i-indicate po nila na sila po ay intransitive verb. Okay? So, yung otoshimas po, yan po is transitive verb. Ibig sabihin po, ang ibig sabihin po is to drop or to lose. Ibig sabihin po, yan ay ibabagsak or ihuhulog. Yun po ang ibig sabihin po nun. Okay po? Ngayon, may particle po yan. Object o, then, kung saan nyo po, kung saan malalaglag or kung saan po yan is particle ni. Okay po? Object o, particle ni. Halimbawa, yuka. Yuka is sahig. Yuka ni. Yuka ni saifu o otoshimashita. Ang wallet ay nahulog po sa floor. Okay po. Next naman po is sutemas. Sutemas, nang ibig sabihin po niyan is to throw away. Ibig sabihin naman po niyan is magtatapon. Okay po. Ngayon, may particle din po siya. Sutemas, ang particle po niyan is particle o sa object. Then, kung saan nyo itatapon, yan po ay particle ni. Okay. Nihongo ng basura. Yan po is gomi. Nihongo ng basurahan, gomibako.
paano sasabihin na itatapon ang basura sa basuran? So, gomi bakuni, gomi o sutemas. Yun po yan. Okay? Next naman po is hiroimas. Hiroimas na ang ibig sabihin naman po niya is to pick up, or ang ibig sabihin po niyan is pupulutin. Okay po, pupulutin. Ngayon, kung saan po ninyo napulot, yan po is particle D. Kung ano po yung napulot ninyo, particle O. Ulitin ko po. Kung saan po ninyo napulot, particle D. Ibig sabihin place D. Kung ano po yung napulot ninyo, yan naman po is particle O. Okay po, so tandaan nyo po. Halimbawa, sabihin po ninyo, yuka D. Saifu o hiroimashita, ibig sabihin, napulot mo yung wallet sa sahig. Yun tong ibig sabihin niya. Okay? Next naman po is machigaimas. Machigaimas, ibig sabihin po is make a mistake, or ibig sabihin po niyan is magkamali. Okay? Next naman po is sara. Sara, sometimes makakarinig kayo ng osara. Okay po? So, sara or osara, ibig sabihin po niyan is plate or plato po. Next naman po is chawang. Chawang nang ibig sabihin po is bowl. Okay po? So, yan po sa Tagalog, yan po is yung tinatawag nilang mangkok. Or yung bowl po, yung plato po na naka, para pong bulky. Yung po yan. Okay? Next naman po is cup po. Cup po nang ibig sabihin po is glass vessel. Ibig sabihin po niya is cup. Okay po? Yun lang po ang ibig sabihin po ng cup po. Okay? Next po is bin. Bin po, yan po is bottle. Yan po is yung may mga hugis po na bottle po. Pwede niyo pong sabihin na bin na bote po, kung ano po yung Coca-Cola bottle, or kung ano po mga soft drinks bottle po yan. Next naman po is garaso. Garaso na ang ibig sabihin po is glass material. Okay? Ibig sabihin po, sinasabi niyo lang po, kunwari yung bintana po ninyo is glass. Gawa sa glass yan po is garaso. Kaya lang po, nagkakaroon kasi tayo ng halimbawa 8 glasses of water. Kapag naman yung baso talaga na tawag is glass na inumin, yung baso po na inumin, ang yan ni Honggo po nun is ganito. Guraso. Okay? Guraso po, yung mismong baso na iniinom, glass of water, yun po yun. Pero kapag sinabing graso, yun po is kung saan po, material po yan. Glass, gawa sa glass, yan po, graso po yun. Okay po? So, dyan po, tandaan po ninyo dito yung mga intransitive po ninyo, kasi yan po yung gagamitin po natin dito po sa lesson 29. Next vocabs po natin is himo. Himo na ang ibig sabihin po string, or kaya naman po tali po. Okay, pinaka best example po niyan is yung sa sapatos, parang ganun yung sistema po ng himo. Pero kaya lang yung sapatos kasi is kutsu, himo. Okay po, shoelace po, yun po yung kutsu, himo. Kaya yung himo po is may kinalam sa string or tali po. Next po is fukuro. Fukuro yan po is bag, pero hindi po yun yung bag na dinadala po nyo sa school, or yung bag po na pang pasok, pang forma po ninyo. Hindi po yan yun, okay? So, ang fukuro po tinatawag, yan po is plastic bag, or kaya naman po paper bag. Yun po yung tinatawag po na, nila na fukuro. Basta po yung mga nilalagay po kayong mga gamit at binibitbit nyo po, yun po ay fukuro. Okay? Pero hindi po yun yung bag na, literal po na bag na ginagamit natin sa school. Iba po yun, okay? Next po is zubong. Zubong na ang ibig sabihin po is pants or trousers. Ibig sabihin po niyan is pantalon. Next po is poketto. Poketto na ang ibig sabihin po is pocket or bulsa po. Next po is kutsushita. Kutsushita na ang ibig sabihin po is socks or medyas po. Siyempre, kutsu, sapato, shita sa ilalim. So, medyas po. Okay? Next po is tebukuro. Tebukuro na ang ibig sabihin po is gloves. Okay? So, yan po yung gloves po na ginagamit po siya para sa winter. Okay po? Ngayon, naaano rin po siya para sa mga trabahong gloves. Kaya lang, mas more on, mas ginagamit po yung gunte. Gu-n-te. Okay po? Gu-n-te. Yun po is gunte, gloves po yun. Para naman po yung bokabs na yun. Gloves po siya, pero mas ginagamit po yung gloves na yun sa mga work po. Okay po? So, para sa mga gloves po ng mga pang-winter, tebukuro, okay na po yun. Next po is saifu. Saifu na ang ibig sabihin po is wallet. Okay? Next po is takey. Takey na ang ibig sabihin po is seasonal ticket. So, meron kayong takey. Ibig sabihin po niyan, seasonal ticket, ibig sabihin, sa season po yun, mura yung ticket na yun. Okay? Yun po yung ibig sabihin po ng seasonal ticket or ng takey. Halimbawa, sa trend, imbis na yung ticket is 1,000 yen o bibili mo siya ng 500 yen. Yung po yung tinatawag na takey. Okay po? Next po is techo.
Techo na ang ibig sabihin naman, peace pocket notebook, okay? Sa Japan po kasi mostly ginagamit po yan, lalo na po yung mga estudyante, mga trainees po kasi kunwari meron silang bago na pakinggan ng vocabularies, pwede nyo po isulat agad sa mga pocket notebook po ninyo or kapag nag-meeting po kayo, may malalagyan po kayo ng mga notes po ninyo. Ang tawag po din is techo, yung po yung maliit lang, baka naman yung pocket notebook nyo hindi po kasi sa pocket ninyo. Kaya nga tinawag na pocket notebook or techo kasi nga po kasya po sa kamay o sa bulsa po ninyo. Okay? Next po is shorui. Shorui nang ibig sabihin po is documents. Okay po? So yun po yung literal lang po yun ang ibig sabihin is documents. Okay? Halimbawa, marami kayong shorui sa ano? Sa agency. So, taksa, shorui ga, taksang arimas. Yun po yun. Next po is imanudensya. Imanudensya ibig sabihin po, the train which has just left. Ibig sabihin, sinasabi lang po dyan yung train po nakakaalis lang. Yun po yun. Okay? Kapag minsan, sometimes imano baso, yung bus na nakakaalis lang. May mga ganun din po. Next po is ryome. Ryome nang ibig sabihin po is the carriage po. Okay? So yung sa ryome po yan, lalagyan nyo lang po yan ng number. Yan po yung tinatawag natin sa train po yung bagon. Di ba sa train po may mga box, kada may mga box po na magkakadugtong. Yung po yung tinatawag po na ryome. Si ryome, ni ryome, sang ryome, yung ryome, yun po yung carriage na tinatawag. Next po is amidana. Amidana nang ibig sabihin po is rack, okay? So yung ibig sabihin po ng amidana na yan is baggage rack or luggage rack po yan, okay? Halimbawa kung nasa airplane po kayo, di ba sa taas po may lagayan po ng baggage po, yun po yun, pwede nyo po siyang tawagin amidana. Basta po lagayan ng mga baggage po, ang tawag po dun is amidana, okay? Next po is konogurai. Konogurai ang ibig sabihin po is about this size. Okay po, halimbawa sabihin, gano'ng kalaki yung nakita mong ahas, konogurai, pwede po yung gano'n. Okay po, mga konogurai or konokurai, pwede siyang walang tenteng, pwede siyang may tenteng. Kaya pwede siyang konokurai or konogurai. Ibig sabihin, kapag nagsabi ka ng konogurai, mismong in-act mo sa kausap mo kung gano'n po kalaki or kung ano po yung sasabihin mo na size po, dun po sa kausap po ninyo. Next po is kamay masen. Kamay masen ibig sabihin po is never mind, okay? Sometimes ginagamit po siya kapag nagsorry sorry siya. Asin masen, iya kamay masen. Parang walang ano man yun, walang problema yun, walang naman yun. Okay po? So sinasagot po nila is kamay masen. Okay po? So next po is hontoda. Hontoda nang ibig sabihin po is you're right, okay? So halimbawa sabihin niya, ay dumating na yung ano yung bisita. O talaga, sabihin niya. Tapos pagsilip po niya, sabihin, hontoda, yun po yun. Ganun po yung ginagamit. Mga expression po kasi yan. Okay po, baka kasi ang honto ibig sabihin is totoo. Pag hontoda, ay totoo nga, parang ganun po yung ibig sabihin ng hontoda. Okay? Next po is yukatta. Next po is yukatta. Okay po, halimbawa sabihin natin, oh wala na raw COVID sa Pilipinas, yukatta, yun po yun. Thank goodness, yun po ang ibig sabihin po niyan. Okay po, halimbawa may nangyari po sa inyong mabuti, halimbawa, uy, ano daw, wala ka daw, ano, kasi straight na yung pasok mo, wala ka daw pasok mo, yukatta, yun po yun. May nangyari mabuti po sa'yo. Okay po, so yan po yung vocabs po natin na lesson 29. Okay po, sa lesson 29, more on magpo-focus po kayo sa intransitive verb po. Okay, yan po yung pinakamahalagang topic po sa lesson 29. Kailangan intindihin po ninyo ang pagkakaiba po ng transitive verb sa intransitive verb. Okay, kaya ngayon binibigyan ko na kayo ng hint. Intransitive verb, ibig sabihin po niya, sinasabi niyo lang kung ano yung action. Kung ano yung status ng isang bagay. Halimbawa, ngayon, ang ilaw po ngayon ay bukas. So pag hindi mo siya pwede, di ba, ang to turn on the light po, dalawa po yan. Okay, meron kayong tsukemas at meron kayong tsukimas. Kung naaalala po ninyo, meron na kayong tsukimas dati. Okay po? So meron kang tsukemas at meron kang tsukimas. Okay? Kapag sasabihin mo, anong status ng ilaw? Okay po? Siyempre, bukas po siya. Ibig sabihin po, yan po ay tsukimas. Okay po? Pero pag naman po sasabihin po ninyo na si Tantan Sensei ay bubuksan ng ilaw, yan po yung tsukemas. Tantan Sensei wa denki o tsukemas. Okay po? Sana po maintindihan nyo po mabuti yung intransitive saka transitive verb. Tutuusin madali lang naman eh. Kapag itatanong yung status ng isang bagay, kapag sasabihin ninyo yung status ng isang bagay, intransitive verb. Kapag sasabihin nyo yung action ng isang tao, yan po is transitive verb. Yun po kayo mag-fix, hindi po kayo magugulan. Okay po? So yan lang po, aral lang po kayo ng transitive saka intransitive verb kasi mahalagang mahalaga po yan dito po sa lesson 29.